Hello, welcome to Water Sign Philippines. Okay, so ito pang ating general love reading for water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat, ano po. So, kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito. At hindi si water sign, so bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Okay, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comment, shares, lahat ng yan. Okay. So, let's start your reading. Shuffle ko lang ng konti pa itong cards. So, mga hindi pa nakaka-subscribe, ayan, please do hit the subscribe button, the notification bell. At meron tayong iba pang channel, please do check it out dyan sa description box. Kung hindi ka magre-resonate, may iba pa tayong videos, ayan, check nyo na lang din po. And for personal reading, nandyan din po ang details sa description box. Excuse me guys, no? So, kunin muna natin yung main energy mo. Your main energy is the Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Clarify natin yan. Okay. So, ito yung mga lumabas na cards. We do have here the Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and also with the Four of Wands, Taurus, Virgo, Capricorn, with the Two of Pentacles and Eight of Pentacles. So, sa nakikita natin dito, you're really focused dito sa mga priorities mo. Wait lang guys, inom lang po akong tubig. Okay, I'm back. So ayan, nakikita natin na you are really focused sa mga priorities mo, especially with regards to money, with regards to career. Okay? Looking forward kasi stability. Yung iba, may kinalaman din sa family, ano? Usaping pamilya. I feel like meron ka mga bagong nasa isip ngayon, kaya you're looking forward na i-continue kung ano man itong mga pinaghihirapan mo. And for some of you, ito nga ay may kinalaman sa pera. And family, career, ayan. And yung iba, home. Okay? And I feel like pinuporso mo talaga ito, gustong-gusto mo. But you're not really happy. Hindi ka masaya sa ginagawa mo. With the Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. Kasi maybe you're having problems o may naiisip ka regarding dyan sa gusto mong gawin, pinapriority mo yan, inuuna mo yan. Ang problema, hindi ka masyado masaya sa ginagawa mo kasi nalilimit yung mga gusto mo talagang gawin. Maybe meron kang pinipigilan sa sarili mo na pwedeng may kinalaman din sa money, finances, ayan, pwedeng paggastos, or for some of you, pwedeng I don't know, maybe relationship, okay? And, or, connection. Maaaring pinipigilan mo ito for now. And you're not really happy because of that. Pero sabihin na natin, basta focus ka sa career mo, basta focus ka dito sa kung ano man ito na iniisip mong either pagbabago or sisimulan dito sa buhay mo. Well, I just have to pause the video again. Wait lang po. Okay, sorry about that. I'm back. So, pupunta na po tayo sa energy naman ng person mo. Sino itong person na kakonect mo? For some of you, you might be single. Pero pwede rin namang in a relationship eh. Pero talagang ang priority mo is pera eh. Yung iba naman, if you're single, pwedeng pinipigilan mo ang sarili mo makipagrelasyon or makipag-connect muna because of this career. Okay, or money na ito. Okay? So, alamin naman natin who is sino itong person na kakonect mo. We do have here the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy, Gemini, Libra, Aquarius with the Nine of Swords. Sabihin na natin itong person na ito is not very happy. Malungkot siya. Could be a soulmate energy. Sobrang nasasaktan siya, nahihirapan siya. With the King of Pentacles, I feel like yung iba sa inyo pwedeng may communication sa inyo nitong person na ito. Or if not, pwedeng, kung walang communication, naaalala niya pa rin yung last
communication na meron kayo, itong person na ito. Pero nalulungkot siya. Dahil nga, maybe hindi niya nararamdaman yung ikaw, walang paramdam, walang communication. Or kung may communication man, you're really grounded. Okay? You're really, ano, focusing dito sa goals mo. Wala kang focus sa kanya. So, nalulungkot siya, nasasaktan siya. Parang ano bang meron, ano bang kulang sa akin, ba't hindi niya ako magustuhan or ba't hindi mangyari itong connection sa aming dalawa. That's the energy. Kunin natin na yung mutual energy ninyo, anong meron sa connection ninyong dalawa. Gagamitin ko po itong deck na ito. Ngayon, isa-shuffle ko lang po yung cards. Ano yung connection na meron dito sa water sign? Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay. And also, if you're this person na may communication kayo ng person mo, pwedeng most of the time you're busy. And then ayaw niya kasi ng ganun. As much as possible, gusto niya may interaction sa inyong dalawa. And kasi napapasaya mo siya. Kaya lang, nagiging hadlang yung pagka-busy mo eh. Parang pakiramdam nga niya, hindi ka masyadong interesado or hindi ka masaya sa kanya, yun yung nakukuha niya. Or ayaw mo sa kanya, ayaw mo ng connection na ito. Well, pumapasok ko lang naman yun sa isip niya, no? Lalo na na hindi ka masyadong nagbibigay ng attention mo sa kanya. Okay? Okay. So we do have here deception. We do have your children. For some of you, this is a new connection with the children or pwede rin namang past connection. But anyway, nakukuha natin dito sa connection na ito. Meron din itong hindi nagiging totoo eh. Hindi nagiging open. And mas nakukuha ko ngayon sa'yo. And kung sa person mo man yun, maaaring hindi niya sinasabi sa'yo na apektado siya sa mga ginagawa mo. Naapektado siya, nag-iisip siya ng kung ano-ano regarding sa'yo dahil nga sa kung paano ka makipag-communicate or kung ano yung binabalik mo sa kanya. Nakakapag-isip-isip yun eh. And maaaring hindi niya lang ino-open sa'yo, hindi niya lang sinasabi na yun na pala yung nasa isip niya, na nalulungkot na pala siya, hindi lang siya open. But, you know, with the worth waiting for and very soon, I feel like yung person mo is naghihintay lang itong person mo. But you need to decide. For what I can see here, kailangan mong mag-desisyon. Kasi mas nakukuha ko sa iyo with the version. You have to clearly decide what you want so that it comes to you now. Okay? Ano talagang gusto mo? Kasi I feel like gusto mo naman yung pinapriority mo, but I feel like meron ka rin tinatago sa sarili mo kaya hindi, or meron ka pinipigilan sa sarili mo kaya hindi ka nagiging completely masaya. Well, ano mo talagang gusto mo? Kasi maybe this person could help you, pwede kanyang tulungan, but you're not being open sa kanya. Focus ka lang talaga sa karir mo. Okay, pwede kanya matulungan eh, kaya problema lang hindi ka open. By the way, sorry kung medyo ngongo, parang ngongo yung salita ko. Medyo brado po yung ilong ko ngayon. But anyway, continue pa din po natin yung reading. Okay. By the way, sorry kung mga may biglaan akong pagpo-post ng video, no? Kasi sa minsan, kailangan kong i-post because, you know, nababahing ako or what. I hope you understand. Hindi talaga okay yung aking pakiramdam ngayon. But anyway, continue na natin. Kuha pa tayong additional message. Anong meron sa connection na ito? Ay, ibang cards pala yung gagamitin ko. I would like to use this card. Eto. So, isha-shuffle lang po natin. For our water sign. Messages, please.
We do have your empowerment and grieving. Kuha naman tayo sa side ng person mo. Life purpose, blessings is here. Career, bottom of the deck. And lumabas din po ang ating spirit guides and love. Well, what I can see here, with the blessings, alam mo yung person mo, actually, somehow nagiging happy siya, no, na nakilala ka niya and naging parte ka ng buhay niya. You know, pakaramdam niya, you are there para magkaroon ng kaliwanagan sa kanya. Kasi your person is, hindi siya ganito ka-okay before eh. Pwedeng naging magulo yung buhay niya, pwedeng dumaan siya sa mga pagsubok. But then, nung dumating ka sa buhay niya, nagkaroon siya ng reason, okay? Or a reason to be happy para mabuhay or ituloy lang yung kanyang buhay, you know? And parang nagkakaroon na siya ng dahilan ngayon, you know, to be happy, para gumising sa araw-araw, you know, and I don't know, but it sounds funny. Pwedeng yung connection ninyo ng person na ito, alam niya kung ano yung mga mali sa kanya, and for some of you, pwedeng nakatulong ka doon dito sa person na ito para maging mas better siyang tao. Okay? And para bang nagkaroon siya ng some sort of purpose sa buhay niya, kung bakit siya nabubuhay, bakit kailangan niyang ayusin yung sarili niya, because there's you. Okay? And malaki yung naitutulong mo sa improvement nitong taong to. And we do have your spirit guides and love. For some of you, this is a soulmate connection. And punong-puno ng pagmamahal itong person na ito. I can see Pisces energy. Yeah. Kaya lang yun nga, no? Nagkakaroon na siya ng pag-iisip na ano bang mali sa akin? Kasi bakit? Ba't hindi niya maibigay yung attention? Maybe yung nakukulangan siya sa attention na kaya mong ibigay sa kanya. And maybe hindi mo rin ino-open kung sa kanya kung bakit kailangan mong or regarding sa mga plano mo, sa gusto mo simulan, or regarding your finances, pwedeng hindi mo ino-open sa kanya yon. But this person still loves you anyway, no, kahit ganyan. So what will happen in the near future between the two of you? Anong mangyayari sa connection na ito? Alamin natin. What will happen in the near future for the both of you? Okay, we do have your Seven of Cups, the Five of Pentacles, and then the Devil. Let's get more cards. The Ten of Wands. Ayan, marami ka responsibilidad. Responsibility. Yung iba sa inyo, you might be a breadwinner sa family. Okay? And ikaw nagbibigay lahat for some of you. Well, nakakita ko ng problem sa money dito in the near future. You have to make choices for yourself. Hindi ka dapat gumagawa na, this is like some sort of advice kasi hindi ko nagugustuhan eh. Yung mga person mo, possible na family members or whoever this person na nagiging dahilan kung bakit ganyan ka mag-isip ngayon, kung bakit kailangan mo mag-focus ngayon dahil dito sa taon to, or sa mga taong to, but they are not being truthful. With the Devil, Capricorn energy, hindi sila nagiging totoo sa'yo. Maybe yung mga plano mo hindi mangyari sa naaayon sa gusto mong mangyari. Kasi yung mga person na ito, sinasabi lang nila yan sa'yo para makontrol ka nila sa kung ano yung gusto nilang gawin mo. Okay? Parang nangyayari, kinokontrol ka nila eh. Kumbaga, for example, ikaw itong nagbibigay ng finances or money. And then, sasabihin nila ganito, ganyan, para pursiguduhin mo yung sarili mo na maibigay itong finances na ito. But your person, these persons or people na nakikita natin, they are not being truthful sa'yo. So sa buhay mo, that's your life. Huwag ka magpa-control sa iba. The advice for you is to
follow whatever you think na makakapagpag-grow sa'yo with the Seven of Cups, the thing that you really want, you really love, you really desire. Whether it's a material things, kung ibibigay mo para sa sarili mo, huwag mong hayaan. Ibigay mo lang kung ito makakapagpasaya sa'yo. Kasi yung mga tao na yan, they are controlling you. Kinokontrol ka nila. And with the Nine of Cups, ang daming opportunities na dumadating. This is not with regards to your person, ha? Will your person still miss you? Okay? With the Three of Wands, bottom of the deck. Nakikita natin the near future. So possible in the near future, wala kang masyadong gawin regards sa kanya. Kasi nga, main focus mo yung goals mo, yung priorities mo, career mo, and it pwede nga, kaya mo ginagawa yun kasi pwedeng meron kang something na pinag-iipunan or iniisip regarding dito sa mga taong ito. I don't feel like ginagawa mo itong, kung anumang pinagkakabalan mo sa pera, I don't feel like ginagawa mo yan para sa sarili mo. What I feel here is that ginagawa mo yan para sa ibang tao, which is wrong. We do have your grieving. And then the empowerment is here. Sometimes you need to open up. Okay? Hindi ka dapat, with the empowerment, hindi ko nahigitang meron kang kakayanan na magsalita. Maybe, nakikinig ka lang or hinahayaan mo lang sila na sabihin ko anong dapat mangyari or anong dapat mong gawin. But that would only lead dito sa grieving, which is you not being satisfied sa mga makikita mo. Hindi ko nakikita magiging satisfied ka. Kasi pwedeng yung mga pinaghirapan mo, mabaliwala. Okay? Hindi ko nakikita magiging masaya ka dyan. So, that is the advice for you. You have to end this kind of thing. Yung pagkocontrol sa'yo ng mga taong yan. Okay? Although this is love reading, mas nakukuha natin yung yung reading doon sa advice. If you need advice and I feel like I need to give you advice, gagawin ko yon. And yun yung ginagawa natin ngayon. Binibigyan kita ng advice because I feel like hindi ka na matutuwa, hindi ka na natutuwa ngayon, hindi pa maganda yung kalalabasan dahil nagpapakontrol ka eh. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng ibang tao. Yung iba'y tinatanggay, hindi naman ako nagpapakontrol. But anyway, ganun na rin yon. Kung naniniwala ka dun sa mga sinasabi sa'yo, maaaring ginawa na nila yan noon, nagpapakontrol ka pa rin. Hinahayaan mong maniwala ka dun sa mga sinasabi nila para gawin mo yung mga dapat mong gawin. Okay? So, huwag ka magpakontrol. That's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Madam PTV Virgo Philippines, Tapitapan TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye.